Yan, bumalik tayo sa garden ni na Ate Glenda. Tsaka ni Nanay, hello! May bago silang alaman dito, makakita ko. Kasi meron akong hindi pa nakikita nung una nating dalaw. Glenda, yan, to. And fern tree po. Fern tree. So ito na siya po pagka deads na. Na-slice na. Ito pala yan siya. Grabe, tira mo parang ano, may mga balahibo. May tinik-tinik. Magkakaano yung ganyan, Teglens? Wala, hindi ako sa presyo. Ito, meron din silang lindeni ay. Nanay Kaladjum yung lindeni, di ba? Family din ng Kaladjum. Tapos ito nanay, ito po ay. Ayun o, tanaw mo. May mga flower sila sa loob. Maliliit na flower. Ganda. Kuya! Opo daw. Magkano daw yung ganyan? Oh, 500. Ang ganda. Sabi ko sa kanila, iba yung ano oh. Yung katawan nito. Mabalbon. Yun pala yung ginagawang fern wood na pang pang pole ng mga halaman, ano? Yan siya. Ito tenyog. Bonsai. Bonsai lang na ano. Oo. Iba pa ito sa binonsai na nyug. Golden. Magkano yung ganyan, ate? Golden coconut. 1.5 yan. O, tapos, meron na silang Birkin dito na wala sila nung unang punta ko. Magkano yan, ate Glenda? Hanggang 1,000? Pwede sa 1,000? Opo. Seryoso ka? Sige, gawin tayong 4. Tama sa yan, may monstera na sila. Oh, yung monstera nila, ang laki. May viewer na nagtatanong kung may baby kang monstera. May nag-text na sa akin. Nanay, nandun po sa na mesa po. Ano po yung ina? Magbentahan ng baby para mas afford na. Magkano yung ganyan mong monstera? Papa, magkano din yung 10K yan, ang laki. Oh. Ang laki-laki talaga niya. Ipaharap mo yung malaki, Papa. Hindi yung malaki. Dito, ba? Dito tayo. Yan. Tapos may mga bagong suloy pa. Mister, kasi nakakaalam, hindi ko oh, di ba? Bongga. Ang laki. Oh, yan. Tapos ito, kuya, ano to? Golden na ano rin sa ma'am, Gabi. Golden na gabi. Yan. Pangit din naman kasi ito kung gusto mo ito. Kinain ano. Oo ba. Ito yung Ate Glenda, no, dragon. Golden dragon. Gusto ko siya yung variegated na manaog ka irog. Magkano yung ganyan? Not for sale. Padadamihin mo pa. Ah. Tapos, yung, ito yung ano te. Begonia. Silver. Ah. Yung camouflage na gabi daw. Ayan, ganda. Maganda, magkano yung ganyan, Ate Glenz? Ano lang, ma'am? Maliit, lift, yung maliit, malaki. Yun. Tapos yan, kumuha ko nito, binalikan ko talaga to. Gelansya intermedia. Magkakano yung ganyan, Tiglen? 250 pa. Ah. 50 maliit, mami, malaki, 500. Oo. Yan, yung kinuha natin. Kinuha natin ito. Squamniferum yata ito, sabi.
Ito yung old leaf niya. So, kinuha ko siya kasi meron siyang dalawang pasuloy na, ayun o. Pwede mo siya i-cuttings. Kasi Taglian, saan ang pangalan na ito? Isa? Saan? Iyon yung bago mong dala. Ito. Philodendron mayo eh. Eh, ito. Squamiferum. Ano ito? Ayun. Squamiferum mayoy. Kaya sa video ko na lang talaga pinapa para maalala yung aking ano eh, mga halaman, pangalan ng halaman ko. Tapos tatag lens ay photos na Truby. Truby. Tapos may jewel orchid ulit tayo. Tapos ito nanay ay lavender. Yeah. Ano po ito? Anthurium Polycystum. Yan, ganda. Eh tapos, kuya, ito. Anong jewel orchid to? Yun ang pangalan dati, ma'am, na video Malaxis. Malaxis. Ay, oo nga, na-videohan na natin yan. Pangalanan din natin kay nanay. Makalimutan. Ay, ako'y makalimutin pa eh. You know, I have so many plants again. Yes, I know, here. Ganda ng plants nila, no? Sobrang dami. Wala, mahal talaga. Anong pangalan niya ulit, Ate Glenn? Milano. Philodendron din yun ako. Milano Chrysum. Tapos ito din yun. Uh-huh. Possible. Pwede ba ito na lang bibili? Tapos to, akala ko kung ano. Ano daw to, Ate? Langka. Langka lang daw yan. O, tinan mo, pero mukhang ano, ha? Collector plant. May mga penetration sa dahon. Ganda. Ayan, oh. Fully loaded na kami. Meron pa ibang ista pa. Like the philodendron, the stingray, and the hanging plants. Those are my favorite. Mm-mm. Yeah. This one. Whoa. Look. Like flower there. Yeah. Sure. Can you see it in the camera? Yeah. And also that cactus. Right there. No, right there. Right there. That's Mama Shovel's done wiping her plants. Is it? Mama? Yes. And I want the rain to be over. Hi guys, bahay na tayo. Dito na tayo sa aking garden. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ko kanina ng mga plants sa garden ni Ate Glenda. Nagpunta rin tayo, nagbike tayo sa garden ni Teacher Mylene, yung kay Tatay Kano at saka kay Nanay Nancy, kinuha natin yung anthurium na ang laki-laki. And then, bumalik tayo kay na garden ni na Amiel, kay na Tita Tess Garden sa Paligawan. So, papakita ko sa inyo isa-isa yung mga nakuha na yung plants. Antok ako guys, ang sarap na panahon ngayon, maulan. Ang haba na nito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Yan yung mga plants ko dyan. Ganda, diba? Hindi na sila magkasya. Hindi ko na alam kung paano sila pagkakasyahin. Tapos meron pa ako na dagdag.
Pero, I'm happy. Siguro, bibili lang ako ng bagong shelf para pataas na yung patas natin ng mga plants natin. And, sige, isa-isahin natin. Ginugel ko na yung mga names nila. Kung hindi ko ma-pronounce ng tama, pagpasensyahan nyo na kasi hindi po talaga ako familiar dun sa mga scientific name nila. And siguro, lalagay ko na lang din yung spelling ng name ng kada plant. Yun. Kumain ako ng lomi. Nasarap ng lomi sa malamig at maulang hapon. Okay. Mostly pala, yung mga kinuha ko, mga baby pa lang, mga propagation, kasi you cannot expect a cheap price if malago na yung kukunin mo. And, syempre, ang ganda-ganda na, di ba? Malaki, malago. Pero, dahil kasi may mga choices dyan sa silang, na you can buy propagated plants for a cheaper price. Ikaw na magpalaki, di ba? Ikaw na magpaganda. And very rewarding yun at the end. So, eto na guys. Without further ado, let's get started! So, una nating plant na kinuha, eh, yung una talaga nating pinalikan dun sa garden ni Ate Glenda. Ito yung Sphygmatoglottis. Hindi ko nabanggitin yung buong name niya, pero mahaba. Lalagay ko na lang dito yung kanyang full name. And then next, ang bili ko dito ay 350. Yun yung benta nila doon. And then, ito ay yung Philodendron squamiferum. So, ito yung old leaf niya. Ganyan siya. And then, ito yung new leaves. Meron pang dalawang patubo doon. So, yun. Benta sa akin yan, I think, is 350 lang din. 350, 250, parang ganyan. And then, ito pa yung isang Philodendron Mayoi. Hindi ko sure kung ito yung 250, ito yung 350, or ito yung 250, yan yung 350. Basta, kayo na bahala dyan. Ayan, and then, binigyan nila tayo ng mga freebies. Yan. Hindi mawawala magbigay ng freebies. Grabe sila. And, unang freebie na binigay nila sa atin is this Anthurium. Yan siya. Nilagay ko na lang yung names, guys, ha. And then, meron tayong Jewel Orchid. Nirepat ko na to. Magkaisang pot lang siya kanina. Pinaghiwalay ko lang. So, yan yung Jewel Orchid Malaxis. Metallica. So, yun yung name niya. Tapos, yun, makikita mo, ayan yung kanyang flower. Pa-flower na siya. And then, nakita ko na yung name nito. Binigdi niya ako nito kanina. Yung Jewel Orchid na hybrid. And then, binigyan tayo ng lavender. 15 pesos lang sa kanila to. And then, meron tayong Scindapsus tribui. So, pagagandahin natin yan. And hopefully, magpakitang gilas na siya soon at dumami. I'm not sure kung fast grower to or ano. Basta yan. And then, bumalik tayo dun kay Tatay Kano and Nanay Nancy's garden. Bale, binilin ko lang kay Teacher Mylene na i-reserve niya sa akin to. So, yun. Kanina, binalikan ko siya. Kinuha ko na yung Anthurium crystallinum. Sobrang laki niya, guys. Tingnan mo. Ganito siya kalaki. Mas malaki pa siya sa kamay ko. Ang ganda, diba? Sana makahanap ako ng magandang pot para sa kanya. So, yun. Saha ko na siya i-re-repot. Yan pa lang yung pot niya. Hindi ko pa siya ginagalaw dyan sa pot niya ngayon. And then lastly, kasi naulan na nung nandun pa lang ako kay Tatay Kano, nung kami pauwi na, dinaanan ko pa rin itong kay Naamiel na garden, tsaka kay Ate Tess garden. Kasi na-miss ko na silang puntahan. Sayang nga lang kasi hindi nakapaglibot, hindi rin ako nakapag-vlog dun sa kanilang garden kasi sobrang ulan talaga, guys.
As in, na-stranded kami dun sa isang side ng garden kasama yung mga tourists natin galing, I think, parang niya kaya tayong banggit ni Ate Tess kung saan sila galing. And sana nanonood sila ngayon sa akin. Nakakakwentuhan ko sila kanina. So, tinuro ko sa kanila yung mga collector's plant. Siyempre, parang hindi masayang yung visit nila doon kasi nandun na sila sa right place. Mura yung benta ni Ate Tess doon ng mga collector plants. And then, yun nga lang, medyo maulan. Pero I hope makauwi sila ng mga magagandang collector item plants doon from Ate Tess Garden. And now, ito yung nakuha ko ngayon kay Ate Tess. Nakakuha ko ng Sismatoglottis. Basta family din to nito. Magka-family sila. If you can notice, magkaiba lang sila ng print. Ito, camouflage. Ito, pa-heart shape yung kanyang print. And then, binigyan ako ni Ate Tess nitong cute na petunia. Super cute. Pinasuko na siya dyan. Bale, ito yung old pot ko dun sa aking namaalam na Haworthia. Galing Thailand. So, ang cute ng petunia, diba? Super cute. So, ayun guys, medyo madilim na dito sa garden ko. And sana nagustuhan nyo tong mga hinol kong plants. Bale, humabol pa to sa plant collection ko this September. Na mga na-purchase ko. Yan. Ang ganda nila. Irerepat natin sila soon. Hindi muna ako magrerepat nung iba. Pabayaan muna natin sila dyan sa mga pots kung saan ko sila nabili. Ito lang bali yung nirepat ko. Yan, at saka yun, pinaghiwalay ko sila, pati yung si Lavender. Ito kasi pwede ko to pasok sa loob ng bahay. Okay guys, dito ko natatapusin yung aking vlog for today. Natapos na naman yung panibagong araw natin of plant shopping and plant haul for this episode. And I hope nag-enjoy kayo doon sa mga pinakita ka sa inyong plants. And, ayan, here with me is my philodendron Daeng Amporn. Yan, nabili ko lang yan kay Cactinic. Sobrang ganda na ito, guys. As in, sobrang ganda. Medyo, na-damage ko lang siya nung una kong bili dito. Kasi, syempre, nagpapakanit freak tayo. So, pinunasan ko lahat ng dahon niya. Nung pinunasan ko, unfortunately, nabakli ko tong part na to. So, yan. Buti hindi pa siya namamatay. Pero, ang tibay nito. So, yun. Ito yung bagong leaf niya. Kaka-unfurl lang nito. Ito, hindi ako sure bakit hindi pa siya nag-unfurl. Pati ito, itong nasa babang yan. Kasi nauna pa yung lumabas compared dito. Pero ito, nag-unfurl na agad siya. So, yan pa lang yung plants ko sa loob ng bahay together with the snake plants I have. Ito, pinutol ko lang to. Galing lang din to kay Cactinic. Binili ko yan together with the pot. Parang 600 ko lang nabili yan sa kanya. Pero ito, sobrang tangkad talaga nito. And then, nakita ko na pwede ko palang i-propagate pagka sobrang haba na. So, ginawa ko, pinutol ko siya. So, yun. Yun yung nakikita nyong putol na Sansevieria snake plant sa labas. Anyway, dito ko na napuputulin yung aking vlog. Hope you can like this video, comment your suggestions kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa vlog na ito. And please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kang updated pagka may mga bago pa akong uploads. Thanks guys for watching. Bye!